pulling back the curtain by myself. So yo guys, this is about my experience and ganitong ATV adventure. Yeah, I'm light skin, but I'm still a dog. Pakinggan nyo to at malalaman nyo kung paano at kung magkano. Vlog pala to. Bali po ito yung ating trail map dito. Ito po yung mga destinations po na meron kami na pwede nyo pagpilian for your ATV adventure po. Ano? So may mga short trail po kami. Start dito sa pinakamalapit, Gobit Grassland. Ito lang po yung mga pambata lang namin na trail po na gusto lang po makapag-try or experience ang ATV sa amin dito. Which is kaya po siya i-consume na mga 15 to 30 minutes po yan back and forth time. Okay? Pero yung time naman po na binibigay namin dito sa lahat ng trail, estimate lang namin yun kasi nakadepende pa rin yan sa driving nyo ng ATV po. Ano po? Kung mabagal, maraming pictures, talaga may possible na lumalagpas sa time, pero wala po siyang additional charge. Okay? Kasi po, binabayaran niya naman sa amin dito yung destination po. Hindi naman po yung oras na kinukonsume natin sa trail po. Ano? Kaya okay lang lumagpas sa time, wag lang lumagpas sa trail. Joke lang. So, meron kami dito yung tinatawag na minimum na short trail po. Ang pinaka-trail talaga namin, si Kagsawa trail na po yun. Kasi yung trail na po yan, ito na po yung mga ilog na madadaanan natin dito sa area. Kung ano yung nasa pictures na nasa map, yan mismo si Kagsawa trail po. Nakaya po siya i-consume ng mga 45 minutes to 1 hour po yan, back and forth drive na. Ano po? Then meron kaming tatlong trail na mismong nasa Vulcan kayo pupunta. Meron kaming Green Lava, Black Lava 2018, tsaka si Black Lava 2006 po. Okay? So yung Green Lava 2018, yung Green Lava natin dito, siya po yung isa sa mataas na elevation na meron kami na talagang direkta kayo sa Vulcan pupunta. Kagandahan po dyan kasi ang makikita nyo dito, more on green fields kasi ang pinupunta natin dito, yung nature ni Vulcan po talaga. Ano po? Na kaya po ito ma'am sir, i-consume ng mga 1 hour and 30 minutes back and forth drive. Pero walang problema kasi yung ibang guest, pag sinusulit yung time sa taas, nagiging 2 hours, 3 hours, wala namang problema sa amin dito. Ano po? Problema lang po pag inabutan tayo ng 24 hours sa trail. Kakamping tayo dyan. Pag na-avail nyo naman po yung lahat ng trail ay yung Green Lava natin dito. Lahat naman ng short trail na yan, kahit alin yan sa tatlo ma-avail ninyo, lahat ng short trail, dadaanin nyo naman po yan, paakyat dito ng Vulcan po mismo. Ano po? Then ito naman yung isa sa mataas na, pinakamataas na elevation na meron kami sa ngayon, si Black Lava 2018. Bali, dalawa po yung Black Lava namin dito, si 2018 at si 2006 po. Ang pinakaibig niya ng dalawa, kay 2018 pwede nyo po malalapitan or mahawakan yung lava deposit dyan. Kumbaga, tatanawin nyo lang po yung lava deposit dito na binugan ng 2018 Priatic Eruption Volcano. Kasi bawal po tayong lumapit doon kasi may malalalim na gali dyan na delikado na sa guest po. Ano po? Nakaya naman po ito i-consume ng mga 3 to 4 hours naman siya dito back and forth drive na. Pero itong dalawa, more on off-road talaga dadaanan natin dyan kasi halos yan, terrain talaga yung paakyat ng Vulcan. Meron naman kunting kalsada, pero yun nga lang, the rest talaga off-road. Kaya inaabil nila, it's either Green Lava or 2018 kasi ang gusto nila ma-experience yung mapuntahan si Vulcan directa, then matry yung off-road adventure natin dito sa dalawang trail na. Unlike kasi dito sa 2006 po, na pag ito naabil ninyo, pag labas nyo palang kay Kagsawa Trail dito sa area na yan, itong route papunta po kay 2006, Black Lava 2006 po, kalsada na po yan. Kaya halos wala na tayong trail na may experience dito. Ang trail lang dyan, dito sa lang sa baba. Yun po. Kasi, yun nga, gawa ng quarry site, naggawa na po dyan ng kalsada. 4 lanes pa na kalsada. Nasira na yung trail namin dito. Ano po? And then, ito kasi yung lava deposit niya na binugan ng 2006 eruption ni Vulcan. So, naging wall yung lava rocks dito. Kaya, dito sa Black Lava, aside for ATV po, meron ditong additional na activity din gagawin sa taas po. Ano po? Meron trek yung hiking po para maabot nyo po yung helipad na nasa ibabaw ni lava wall po. Okay? Then, meron ditong zip line. Optional naman yan kasi yung ibang guest gawa ng kubulis mataas, tinataban na sila maglakad pababa from helipad po. Kaya ngayon, ang option nyo, pwede kayo mag-take ng zipline from helipad going back to the base camp or parking area kay Black Lava Trail. Okay? So, doon naman siya binabayaran yung zipline kasi iba na po yung nagkikater ng activity doon. Sa amin dito yung ATV adventure lang. Ano po? So, yung time na pwede natin i-consume kay Black Lava 2006 po, kaya po siyang kunin ng mga 2 to 3 hours naman po yan back and forth drive na. Pero yun nga, lahat ng trail, lahat ng time dyan, estimate lang namin yun. Nakadepende kasi yun sa enjoyment ninyo sa trail po. Okay po? Pwede kayo mabilis matapos. Nakadepende kung mabilis kayo mag-drive ng unit po. Okay? So, yung rate naman namin dito, ma'am sir, for ATV adventure po, ang charge namin dito per person po yun. Regardless of back rides, ang charge namin dito per head. Kaya mas maganda kung kaya naman mag-drive, mag-drive na lang individual para yung payment ninyo, mas ma-enjoy nyo naman po talaga siya. Mas masatisfy nyo naman yung babayaran ninyo for ATV adventure. Okay? So, may kasama kayong mga bata? Wala naman. Okay. Okay po. So, yung Kagsawa trail natin dito, ma'am sir po, ang price niya is 1,000 siya per person. And then, kay Green Lava naman po, 2,000 siya dito per head. Kay 2018 po, 3,000 siya dito per person naman. And then, kay Black Lava 2006 po, 2,500 siya dito per person. Then, aside for that, nababayaran sa amin dito, may binabayaran po tayong environmental fee na hindi siya included sa payment sa amin for ATV adventure po. Ano? So, kay Kagsawa Trail, additional tayo dito 25 pesos for the environmental fee na sinisingil sa amin ni LGA Daraga.
Higlin Laban naman po is 135 pesos naman for the environmental fee po. Then kay Black Laban 2018 is 20 pesos for the environmental fee. Then kay 2006 po, 75 pesos for the environmental fee naman dito. Okay? Then yung zipline, bigyan ko ng idea kung magkano yung rate dito ng zipline. Ang rate niya naman is 300 pesos for the zipline naman dito sa Black Laban 2006 po. Okay po? So yun po yung mga rate natin for ATV Adventure po. So kayo na lang yung mag-decide kung ano yung pinaka the best deal po para po sa inyo. Okay? Then explain ko lang pala ma'am sir kasi yung activity natin dito outdoor siya. Rain or shine activity tayo dito. Kaya di natin tansya, baka along the way, bumusong ulan, talaga mababasa po tayo dito. Ano po, kaya dapat ready na kayo for outdoor outfit ninyo. Okay po, dyan. So, any question po, ito na po yung mga rate natin for ATV Adventure po. So, kayo na lang mag-decide kung ano yung pinaka the best deal po para po sa inyo. So, any questions po? Kung sakali man kapag-decide kayo kung anong trail yung napipiliin niyo ma'am sir dito sa amin, meron tayong waiver doon po, magpapa-register tayo doon. Then yung payment po doon nandiyan sa table, okay? Then yung mode of payment natin dito, we accept GCash, online banking through BPI, and then cash lang po.